Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong mga nakaraang buwan o lumipas na buwan ay marami sa ating mga ulama ang pumanaw na o sumakabilang buhay. Marami sa ating mga ulama ang sumakabilang buhay na ito lamang nakaraang buwan o nakaraang lumipas na buwan. Si Sa'id bin Jubayr rahmatullah alayhi ay tinanong, ano ang tanda palatandaan ng pagkasira, pagkawasak ng mga tao? Kanyang sinabi, Ida halaka ulama'uhu, ang kapagpanaw ng kanilang mga ulama. Tunay mga kapatid, na tayo ay nalulungkot, nasasaktan, nagdadalamhati kapag may pumapanaw ng mga ulama. Walang pag-alinlangan, nasasaktan tayo. Nagdadalamhati, nalulungkot kapag may pumapanaw ng mga ulama. Bakit hindi? Sila ang nagtuturo sa atin hinggil sa mga katuruan ng Reliyong Islam. Nang dahil sa kanila ay nalalaman natin ang tama at mali, ang halal at haram. Sila ang naggagabay sa atin tungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid, dapat nating tandaan at alamin na ito ay itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kadar na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating tanggapin. At ito rin na isa sa tanda, mga palatandaan, na nanglalapit na paggunaw ng mundo, ibig sabihin ang pagpanaw ng mga ulama. Walang pag-aalinlangan na sa pagpanaw ng ating mga ulama ay isang malaking kawalan sa umma na ito. Dahil nababawasan ang mga taong naggagabay, nagtuturo tungo sa matuwid na landas. Kaya mga kapatid, mga magulang, nararapat sa atin na ating hikayatin, himukin ng ating mga anak, ang mga kabataan sa atin na pag-aaralan nila ang reliyong Islam. Nang sa ganun ay dumarami ang mga ulama, dumarami ang mga taong may alam sa reliyong Islam. Ganun din na habang nabubuhay ang mga natitirang mga ulama ay samantalahin natin. Kumuha tayo ng kaalaman sa kanila. Pag-aralan natin ang reliyong Islam sa kanila. Sapagkat sila ang kapalit, tagapagmana ng mga propeta. Dahil ang pangangailangan natin sa mga ulama at kaalaman ay higit, mas higit pa sa pangangailangan natin sa pagkain at inumin. Anong sinabi ni Ahmad ibn Hanbal? Ang iyong pangangailangan, annas ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Ang ating pangangailangan sa pagkain at inumin, ang pangangailangan natin sa ating mga ulama ay mas higit kaysa sa pangangailangan natin sa pagkain at inumin. Dahil ang pagkain at inumin ay kinakailangan natin ng 2 o 3 beses sa isang araw. Samantala ang ating pangangailangan sa mga ulama, ang kaalaman, ay kailangan natin ito sa bawat oras, sa bawat panahon. Kaya nararapat sa atin na pangalagaan natin ang mga natitirang ulama. Pakinggan sila, mahalin sila, igalang sila, dahil sila ang tagapagmana ng ating mga propeta. Sa kanila ibinigay ang kaalaman. Kaya nararapat natin na igalang at pinapakinggan ang ating mga ulama. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama. Kahabagan, kaawaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pumapanaw sa kanila. At igawad nawa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas na antas ng paraiso. Allahumma ihfad ulama ana wa mashayikhana min kulli su'in wa makruh. Allahumma arham mawtahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil janna. Allahumma anzil ala quburihim ad-diya wal fusha wan nur was surur. Allahumma jazihim anna khayral jazaa ya rahman rahim.